mga kalat gaya ng tarpaulin at iba pang recyclable items ginagawang mga upuan sa Caloocan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Liza Aquino. Liza, magandang morning! Magandang morning, Chang Ami. Sabi nga po nila may pera sa basura pero dito sa Luzon ng Caloocan may upuan at iba pang klase ng mga furnitures dito sa kanilang mga nahahakot na basura. Nandito ko ngayon sa kanilang recycling facility sa North Caloocan. At ipapakita ko sa iyo, Chang Ami, kung paano proseso nila. Nasa likuran ko ngayon, yung iba't ibang klase ng mga basura dito sa likod, sinishred nila yan, Chang Ami. Ngayon, pagkatapos pong ma-shred itong ating mga basura, gaya ng mga plastic at tarpaulin, lalo na nung naghalalan, lilinisin niya dito sa ating cleaning tub, patutuyuin dito sa drying tub, tutunawin dito sa melting area nila, ia-assemble po banda roon at itong final product natin, papakita ko sa iyo, Chang Ami. Isang upuan. So ito po upuan na to, medyo matibay. Gawa po ito sa plastic at iba't ibang klase ng mga tarpaulin na pinroseso nga dito sa nasabing facility. So para magbigay nga po ng karagdagang detalye dito sa ating dito sa proyekto ng lokal na pamahalaan, makakasama natin mismo ngayon si Engineer Jay Bernardo, Officer in Charge ng City Environment Department ng Caloocan. Sir, magandang umaga po para po sa programang sakto ni Chang Ami Perez, Johnson Manabat, and Jeff Canhoy. Magandang umaga po. Sir, ilang upuan ang nagagawa ng inyong facility sa isang araw? Yes, good morning po. Ito pong facility namin, kaya po namin mag-produce ng 50 to 16 upuan a day po. Depende po sa dami ng raw materials po na magagamit po namin. So sir, itong mga furnitures natin, sino ang makikinabang dito? Siyempre po, unang-una po yung project kasi namin is armchair. So lahat po yan ang magiging produkto namin ay dadalhin po namin sa mga school, sa mga elementary, high school, and sa mga daycare center po dito sa lungsod ng Caloocan po. So sir, bukod pa nga po dito sa mga upuan natin, ano pa pong klase ng mga produkto ang kaya i-produce sa inyong facility? Dahil nga po rin sa pakipag-usap namin kay Mayor Oka Malapitan at aming Mayor-elect Along Malapitan, so aside po dyan sa plastic chair, nandyan na rin po yung mold namin para sa mga waste bin, bricks, and yung table po. At isa po yung monoblock chair po natin. Andyan na po yung mga molde, so anytime po pwede na rin namin simulan yung paggawa po. Sir, lilinawin ko lang, libre ang mga ito? Opo, libre po yan dahil proyekto po ng ating mahal na mayor o kamalapitan. Isa po yan kasi sa six pillars niya, yung kalinisan at mag-segregate po dito sa lungsod ng Caloocan. Alright, maraming salamat po sa oras niyo, Engineer J. So tulad nga po ng sinabi ni Engineer J, libre yung mga upuan, pero Chang Ami, hindi lang mga upuan ang libre dito. Dahil yung iba pa sa mga tarpaulin, gaya lang ng furniture natin sa Quezon City noong nakaraang linggo, ginagawa rin po itong, syempre, hindi mawawala yung mga iba't ibang mga handicraft at mga bag, itong mga tarpaulin. Dito po, libre nila itong pinapamahagi sa mga estudyante, lalo na mag-face-to-face classes po tayo sa mga ngailangan ng mga bag at iba pang mga pupwede na lang mapakinabangan dito ay maaari lang po lumapit sa lokal ng pamahalaan ng Caloocan. Balik sa'yo, Chang Ami. Napakaganda naman yan at napaka good job, sabi nga, sa mga ginawa nilang yan. Maraming salamat, Liza Aquino.